Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na ang latest sa lagay ng panahon. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Maymay, kaya't walang direktang epekto ang nasabing bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Sa kabila nito, umiiral naman ang hanging habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dyan, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dito yan sa Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin dito sa Visayas, Zamboanga Peninsula, diretso dito yan sa Northern Mindanao. Samantala, makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng thunderstorms ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa. Sa mga residente po ng mga nasabing lugar, mag-ingat sa posibleng flash floods o landslides dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Patuloy na tumutok at magbabalik ang Panahon TV. The most engaging inquirer yet. Kung nakalaan man ang linggo mo sa trabaho o nakaplanong mag-outdoor adventure, alamin muna ang magiging lagay ng panahon para mas ma-enjoy ang inyong araw. Narito ang 3-day weather forecast sa Metro Manila. Maaliwalas na panahon ang bubungad bukas, maliban na lamang sa tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulok na maaaring maranasan sa hapon o gabi. Pero pagdating ng Huwebes at Biyernes, ihanda ang payong o kapote sa pagbuhos ng ulan na may mga pagkidlat at pagkulok. Ang temperatura ay maglalaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Para sa mga maaagang mamamalengke bukas, bukod sa paghahanda ng budget para sa mga nagtaas na presyo ng bilihin, maging handa din sa magiging pagsikat ng araw. Ang sunrise natin along Metro Manila ay sa graph na 5:44 ng umaga at ang sunset naman ay 6:05 ng gabi. At iyan ang latest mula sa Pag-asa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Tricia Green, mag-ingat at magandang gabi.